Mga hindi pa nakikitang imahe at video ng pag-atake sa US Capitol ang ipinisinta ng prosekusyon sa ikalawang araw ng impeachment trial laban kay dating US President Donald Trump. Kita raw sa mga video kung gaano nalagay sa peligro ang buhay ng mga mambabatas dahil nga sa pag-atake. Nakatutok si Bernadette Reyes. Inside. Respond. Ngayon lang na isa publiko ang mga security camera footage na ito ng pag-atake sa US Capitol ng mga taga-suporta ni dating US President Donald Trump noong January 6. Patunay daw ito kung gaano nalagay sa peligro ang buhay ng mga mambabatas noong araw na yun nang tangkaing pigilan ng Trump supporters ang pagsertipika ng Kongreso sa pagkapanalo ni US President-elect Joe Biden. Iprinisinta ito ng Democratic impeachment managers bilang bahagi ng ebidensya laban kay Trump sa ikalawang araw ng kanyang impeachment trial. As the rioters reached the top of the stairs, they were within 100 feet of where the vice president was sheltering with his family. Most of the public does not know how close these rioters came to you. Muntik na ring maharas si Senator Mitt Romney, isa sa anim na Republicans na nakiisa sa pagbotong konstitusyonal ang impeachment trial laban kay Trump. Officer Goodman passes Senator Mitt Romney and directs him to turn around in order to get to safety. Ipinakita rin ang pakikipagbunuan ng rioters sa mga security officer. Sabi ng House Manager sa tumayong prosecutors, tila hinayaan ni Trump na malagay ang buhay nila sa alanganin. In this new security video, you can see the mob attacking officers with a crutch, a hockey stick, a bullhorn, and a Trump flag. Layunin daw ng House Managers na ipaalala sa U.S. Senators at mga manonood ang kagimbal-gimbal na pag-atake sa U.S. Capitol na nagugat daw sa panghihikayat ni Trump. The evidence will show you that ex-President Trump was no innocent bystander. Donald Trump surrendered his role as Commander-in-Chief and became the inciter-in-chief of a dangerous insurrection. Reaksyon ng ilang U.S. senators? It was gut-wrenching. And I just hope that our Republican colleagues have an open mind as they look to seeing what we've seen today. The evidence that has been presented thus far is pretty damning. But I also know that I have an obligation, a responsibility, and one that I accept to listen to what the defense will present. Tig 16 na oras ang ibinigay sa kampo ng House Managers at defense lawyers ni Trump para ipresenta ang kani-kanilang ebidensya at argumento. Oras na matapos ng prosecution, magpepresenta naman ang depensa bago ito na una nang iginiit ng kampo ni Trump na politically motivated ang impeachment trial. Wala pang reaksyon si Trump sa ikalawang araw ng trial. Bernadette Reyes, nakatuto 24 Oras.